Alright, kamusta everyone? This is your Tats again, Kuya Tats, for another Mirror video. And again, sorry kung wala na akong content. And eto, meron tayong update para sa ating global. Magkakaroon ng maintenance mamaya kung sino mag-epic tonic or kang anumang tonic. Bobo. De, joke lang. So, ano nga ba ang meron sa maintenance mamaya? We will find out. Pero, bibigyan ko kayo ng tawag dito, preview, kumbaga, preview sa mangyayari mamaya. So, ang nakalagay kasi sa update natin is class balance changes. Ito na yung inaantay natin. Kung sino man yung nag-aantay sa Arbalest na ma-nerf, ito na ba? Ito na ba yun? Feeling ko hindi pa. Pero ito nga yung balance changes na inaantay na natin para sa ibang class. In this balance patch, we focused on listening to voices of Dragonians coming through various Mirror4 community channels to provide a more positive gameplay experience. Various balance changes as associated with PvE and PvP aspect for most classes have been made through this patch. So, ano-anong class nga ba ang magkakaroon ng buff or nerfs this coming maintenance or mamaya? So, ang nakasaad or ang nakalagay sa Mirror4 Korea server, eto, papakita ko sa inyo. Huwag na natin pansinin itong ano, yung ibang patch notes nila. So, ang nakalagay dito, certain jobs are judged to have higher performance compared to other jobs. So, jobs with relatively low performance are adjusted upwards. Ano-ano nga ba ang mga low performing ano, class dito? No? We have Warrior. Pero, para sa akin, malakas ang Warrior sa PvP. Kung whale ka, kung whale ka. Sorceress, ano pa ba? Lancer, ayan, medyo mga ano, mga napag-iwanan na dahil sa Arbalest, no. Lalo na yung mga Tawis din. Okay, so ang nakalagay dito, in order to compensate for this that warriors can perform their roles well as main tanks. So, saan nga ba talaga naka-focus ang Warriors? So, main tanks pala talaga siya sa Mirror4 Korea. Pero yung iba dyan, nagbibuild ng semi-tank, semi-DPS. Goods naman yun. It's your playstyle. Wala naman makakapigil sa'yo kung gusto mo yun eh. Kasi masakit din naman talaga ang Warriors. So, due to long skill casting time and some difficult to hit skills, the magician's combat effectiveness is lowered. So, the related parts have been adjusted upwards. So, sorceress naman to. Matagal nga yung channeling ng mga sorceress, lalo na yung lightning storm. Ano pa ba? Yung mga ice, di ba? O pag umuulan yung ice, yun. Medyo matagal nga yung casting time niya compared sa Arbalest na kaya mo magpatong-patong ng skill para ma-burst out yung isang kalaban mo. Swordsman currently plays as essential role in party play. The monster hunting part is weak compared to other professions in solo play. So, it will be upgraded to compensate for this. So, yung mga warriors daw, kailangan sa party. Pero pag nag-solo play na nga, ayun nga, medyo, yeah. Pag AFK nga, mahirap, di ba? Mahirap magpa-level. Although, Samurai. Samurai yung Lancer, guys. Don't get confused. Yung Samurai dito sa Mirror4 Korea is Lancer. So, is strong in terms of combat. It is somewhat lacking in monster hunting. So, it will be upgraded to compensate for that part. So, malakas daw sa PvP ang Lancer. Pero, sa PvE, may hina. Okay. So, tignan natin kung ano yung mga mababago. So, sa Warrior, ang ano to?
Roar ata to, something roar. Lion's Roar. Lion's Roar. In addition to the attack skills, basic hitting range, add a weak hit to a wide range. No change in total damage. So, mas lalaki lang yung parang debilitation effect niya. Pero, hindi lalakas yung damage niya. Okay. Counter attack. Ito yung riposte. Instant HP recovery effect added. So, sa epic, magkakaroon ng 10% HP recovery instant. So, parang lifesteal ata to. Sa legendary naman, 20%. So, yung mga may epic na na-repost, yan, good dyan. So, i-timing nyo para magkaroon kayo ng heal effect. Iron mill, iron shackle ata to, iron shackle. So, yung hatak. So, lowered cooldown, goods na yun, 48 to 40 seconds para mas mabilis yung nagagamit. Reverse blood clotting method. Hindi ko alam kung anong ano nito sa ano. Alimutan ko na. Remove the effect of increasing damage received. Okay, so yung pag ginamit nyo to, magkakaroon kayo ng increased damage laban sa inyo. So parang medyo lalambot kayo pag ginamit nyo to. So ngayon, pwede nyo nang gamitin kaagad. At least, hindi na kayo lalambot. Okay? So, Tebo. Ito ata yung susugod. Tapos parang may hatak na unti. Ayun, nalimutan ko na yung ano, yung mga pangalan nila. Basta yun. Added a personal buff that increases physical defense and crit eva. Okay, so physical defense and crit eva for 6 seconds. 150 and 100. Kaso nga lang sa epic to and legendary. Take note, epic and legendary yung madalas nilang change. So, dalawa dito is yung repost tsaka yung sugod and shit. Tapos yung iba naman kahit wala ng tier. So remove effect na dito cooldown and dito wide range. Okay. So good naman for me. Okay naman yung changes. Ito naman sa sorceress. Ito yung lightning storm kanina, yung lightning storm change of attack form. Okay, before create some multiple strikes at random location between you and the enemy. Okay, so tama nga yung uulan ng lightning storm, random siya. So after the change, creates a large lightning strike at the enemy's location, increasing damage when hitting the center. Okay. So naka-focus na talaga siya sa target mo. And mas malakas yung damage pag nasa gitna. Okay, take note guys, take note. Letter of request. Chain lightning. Increase number of hit object. Okay, so from 6 to 7. Damage decreases as the number of hit object increases. Okay, so para sa Dota, yung chain lightning ni Zeus. Alam nyo na yan. Yung pinakahuling tatamaan, lower damage. Okay. Emulate ata to, tama ba? Emulate. Cooldown 50 to 45. 5 seconds cooldown is good enough. Okay. So frost ano to? Basta yan yung ano, invincible, yung nasa ice cage kayo ganun. Change the movement speed reduction effect occur when creating an ice shield. Before sorry. Nag-ano pala yung ano ko. Na-distract ko. Nag-ano lang pala. Tawag dito. Nag sleep mode. Okay. So change the movement speed reduction effect occur when creating an ice shield. Before, when the ice shield is destroyed, there is a chance of frostbite effect on the chilled target. Okay. Chilled target, guys. Take note. Chilled target yun. After, ito na yung changes. When creating an ice shield, there's a chance of frostbite effect slow on shield target. Adding damage when creating an ice shield and reducing damage when destroying. Huh? Hindi ko gets ng unti.
No change in total damage. Gets na onde. Antayin na lang natin yung ano, yung global patch notes para mas maintindihan nyo, guys. Okay, so the swordsman plays the role of an essential healer. Ah, okay, so swordsman pala dito sa ano, yung English translation nila is Taoist. Swordsman pala yung Taoist dito. So mali ako kanina. Sorry, guys. So ang moonlight orb increased range and damage reduce. Okay. So mas malayo and mas lalaki yung ano natin, moonlight orb. Range increase sa Rain of Swords. Range lang. Tinaas nyo din yung damage. Tai Chi, in addition to the skill's basic hitting range, add a weak hit to a wide range. No change in total damage. Okay, debilitation lang din. Hindi ko alam, pero okay lang. Sige, stay pa rin akong Taoist, guys. Okay, Samurai. Ito na yun. Lancer. Wind and Rain. Hindi ko alam yung ano. Basta kung nakikita nyo yung ano, yung icon ng skill, okay na yun. Gets nyo naman na siguro kung yung mga Lancer mains dyan, alam nyo na. In addition to the skill's basic hitting range and the weak... Okay, ganun din. Debilitation lang. Balance overall, especially in PvP part. In monster hunting attack range. So parang nilakihan lang para sa ano, PvE. Ganun din ata. Okay. Yun lang yung nakalagay sa class changes. Tignan natin kung ano yung meron sa global, kung meron pa silang idadagdag. Kasi for me iba yung gameplay ng global natin sa Mirror for Korea eh, kasi masyado nang advance yung Korea right now. Kaya malakas pa rin ang Arbalist sa global. Sa KR medyo balance sila doon. Alam ko malakas ang ano, Sorceress tsaka Warrior. Well, hindi ko magets yung English translation na itong iba. Wait natin sa global. So yan lang yung preview. Tingnan natin mamaya. Huwag kayong magtotonic. Parang awa nyo na. May maintenance mamaya. Okay. Yan lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out, y'all. So again, hindi pa ako quit sa Mirror 4. Pero naglalaro ako ng bagong play to earn na game. It's called A3. I will be doing videos there too. Try ko intindihin. Medyo overwhelming, ang daming ginagawa. Kaya iniintindi ko pa para i-explain ko sa inyo. So yun lang. Maraming salamat sa panonood again. Like and subscribe. And tanong lang kayo sa comments, tingnan ko kung ano pa yung magagawa ko content para sa inyo. Okay, bye.